Hi mga Techbox, sa magandang araw sa inyong lahat. Welcome to this episode of Chimsa TV. At ang ating pag-uusapan ngayong araw to ay paano mag-enroll sa Jacobo Z. Gonzalez Memorial School of Arts and Trades. Ngayon, meron tayong online pre-registration using Google Form na makikita sa aming FB page. So, paano ba ang tamang pag-fill out nito? Dahil pagkatapos nating pilapan ang pre-registration online form, ay meron itong kasunod na mga instructions na makikita. Hi! Hello again! So, dito tayo kung paano tayo mag-fill up ng online pre-registration form. So, una, punta tayo dun sa page ng Test the GymSat. So, ulitin ko po, ang aming pong official site ay Test the GymSat Official. Okay? So, para makita natin ang pre-registration online form, ay hanapin po natin ang post na ito. So, yan po. Nakasulat dito ang mga kurso na kailangan na maaari ninyong i-take sa amin at kung anong klaseng scholarship meron at pati na rin yung mga benefits, no? So, ang major concern natin dito ay itong Google Form. So, click lang po natin itong link na ito at idadirect niya tayo dito sa GymSat pre-registration form. So, ulitin ko lang po, may mga notes po dito sa taas. So, again, sabi po dito, the list of requirements to be submitted and instruction will be posted after you have completed this form. So, please make sure that you have a working and active email. So, do working and active email lang po ang gagana. Hindi po pwede ang FB account or mga fake email account. Okay? Dahil pagkatapos po nating i-submit ang form na ito, ay mayroong mga instructions na ipapadala sa inyo via email. So, importante po ang ating email address. So, pinagdidiinan ko ha, email address, working and active. Alright? So, sa umpisa pa lang po, i-type na po natin. So, lahat na may pula dito nakalagay ay required. So, kagaya po itong email address, learner classification, trainee. Okay? So, dito, lagay natin yung email natin. So, ang email ko po ay ito, rkgonzalez@testa.gov.ph. So, sample lang po ito. Next. So, learner or trainee classification. So, saan daw tayo nabibilang? So, pipiliin lang po natin dito kung saan po tayo nabibilang. So, ako po ay Tibet trainer. So, pipiliin ko ay Tibet trainer. Now, kung hindi naman natin alam kung saan tayo nabibilang dito, ay meron po ditong student. Alright? Now, ako ba ay new entry or re-entry? So, ako ay, so sige, lagay natin dito new entry ako kunyari. Okay? And then, so, lagay po natin surname yung ating buong apelyido, first name, yung buong pangalan, at middle name, so yung buong middle name ang ilalagay po natin, okay? Hindi po middle initial. Alright, next, birthday. So, kailan ang birthday mo? So, months, days, and years. So, ako ay February 11, 1986. So, 02/11/1986. Okay? And then, sex. So, male and female lang ang pagpipilian. Then, ano ang inyong natapos? So, highest educational attainment ko ay bachelor's degree holder. So, kayo po, kung ALS passer, kung tech book, kung college level. So, piliin na po natin ang naangkop para sa atin. Next, ilagay po natin yung buong address. So, lagay ko dito yung address ko. So, hanggat maaari po ang mga data natin ilalagay dito ay yung buo at yung totoo, no? Dahil ito ay online registration. So, mahalaga sa amin na totoo ang mga data ang ilalagay natin, no? So, mobile number. Okay? Now, so, sa susunod, ano po natin ay pipili tayo ng kurso, no?
So, nakalagay po dyan. So, which TESDA qualification do you want to enroll? Yung gusto nyo daw pong pag-aralan. So, pero may note pa rin dito for trainee applicant na below high school graduate ay ito lang pang available. Carpentry, HELOT, Certificate of Competencies, and Livelihood. So, pagpasensya na po natin, no? Yun lang po ang talagang naangkop para sa inyo, base sa inyo natapos kung kayo ay below high school graduate, no? So, kami po dito sa Jacobo, ina-advise namin na lalo na sa mga kabataan, natapusin natin yung high school dahil napakahalaga po nito dahil sa totoo lang, kung tayo ay mag-a-apply ng trabaho, talagang minimum requirement sa natin ay high school graduate. Siyempre, gayon din, pag nag-enroll kayo sa amin, dapat lang tapusin ninyo ang pag-aaral nyo sa amin, no? Huwag natin sayangin ang mga pagkakataong binibigay sa atin. Okay po. Next, so, dito po, ang may required sa mga kurso ay yung first choice lang. Yung second choice, third choice, hindi po siya required. So, pili tayo ng isang course. So, ako gusto ko yung kurso ko, syempre. LSI. Okay. Now, so, then, di ko na po sasagutan yung second choice and third choice. So, kaya po ito may second choice and third choice ay para malaman namin, let's say, napuno na yung kusong talagang gustong-gusto nyo para makita namin ano pa yung pwede namin i-offer sa inyo na alternative kasi napuno na nga yung naunang course, na? Okay po. So, kuning katanungan na lang po, do you wish to avail our scholarship program? So, click lang natin yes or click lang natin no. Okay. So, yes natin and then submit. Okay. Pagka-submit po natin, may makikita po tayong congratulatory message. So, yun po. Sabi po sa atin ay natanggap na daw yung ating pre-registration at ito po ay pinapakita na sa atin yung list ng requirements. So, pwede natin yung kunan ng picture at para kompletuhin natin. Okay po. Now, so pwede ko na po itong i-close. At pag kinose ko na po ito, pupunta po ako sa aking email. Alright. So nakita po ninyo, nag-send po sa akin si Google Form. So automatic po ito na nagsesend kapag nasubmit natin. Kaya sabi nga po kanina, napakahalaga na tayo ay mag-pre-register. So yung unang sinubmit sa akin ay yung date ng aking isi-submit. So, ito ay maaari nating i-print. Pwede rin namang hindi. So, ang mahalaga, pumasok na yung data natin, nakita natin. At sumunod, mayroon pa pong isang email dito. So, automated pre-registration email notification. Andito po yung instructions na binabanggit ko kanina. So, maraming salamat po sa pag-register. So, paaralan ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na mula alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. So, ibig sabihin po, kayo po ay ini-invite na mag-enroll. Ngunit, yan, may nakalagay po, bago kayo mag-enroll sa paaralan, kayo po muna ay kailangan mag-take ng career profiling test or ng power test sa link na ito. So, itong link po na ito, ito po ang magdadala sa inyo sa power test. Okay po, yan. So, after ng power test, so, ma-download po yung admission slip. So, at yun po ay ipipresenta natin sa pag tayo ay nagpunta na sa aming paaralan. Ano? And then, now, kanina may nakita tayo doon na medical. So, saan natin, sir, may referral po ba? Lagi ganun ang tanong po sa akin. So, meron naman po. Okay, so makikita po natin yan. Inattach ko po yung Google Drive. So, pag binuksan po natin ito, yan. Yan po. So, makita po yung sa Google Drive na yan. Ito po yung list ng requirements. Kung hindi natin na-picture lang kanina, ayan po, click ko lang siya. So, pwede natin itong i-download. Ito rin po yung medical referral. I-download po natin. Ito po ay pirmado na rin po ng aming nurse. At syempre, yung instruction para sa power test. Kasi nga po, sabi ko kanina magpa-power test. Now, anyway po, sa susunod nating episode, pag-uusapan natin yan kung paano natin matake yung power test. So, magkakaroon tayo ng video presentation para diyan, no? So, para kahit hindi natin mabasa yan, panoorin na rin natin yung video. Alright? Now, pagkumpleto na po yung ating mga dokumento, tayo maaari na tayong pumunta sa aming paaralan.
para kayo ay mag-enroll. Apa? So now, napanood po natin yung video kung paano po kayo mag-pre-register sa aming school. So, pinapaalala ko lang po na dito sa aming paaralan ay first come, first serve basis. So, kung sino po ang unang makapunta na may kompletong requirements at dokumento, siya po ang mauna nating pa-enroll sa mga kurso available. So, bago po kami matapos, ay inaanyayahan ko po ang lahat ng nakapanood ng video na to na mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga susunod pang video at mga tutorials. So, maraming salamat po sa panonood at nawa po ay may natutunan kayo sa akin.